And I would like for you to focus and look at this verse on verse number 6 again. Nasabi po dito ng salita ng Diyos, let him ask in faith, nothing, ano nakalagay? Wavering, in verse number 6. You look at it now. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Dapat, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay yung hindi parang alon lamang na kung saan dinadala ng ihip ng hangin, doon din ang ating direksyon. You know, our faith should be very strong. Our faith should mature. Okay? Pagka sinabi nating spiritual growth, we're talking about dapat ang ating pananampalataya ay nagmamature. Okay? Naintindihan ba natin? Alam nyo, maraming mananampalataya ngayon that akala mo napaka-spiritual, napaka-irrespiritual sa labas, pero sa loob, mga kapatid, they're like bunch of babies. Dahil makikita mo yan pagka nagkaroon ng pressure sa kanilang buhay. That's why I'm going to talk to you about what produces maturity or maturity producers. That's what we are going to talk about today. It's so important, mga kapatid, na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Makinig kayo maigi. Truth always does that. And sometimes truth is hard to swallow, but you gotta swallow it, and then you've got to live by it. Live. Kailangan ipamuhay mo yung katotohanan na yon upang sa ganun, lalo pa tayong mag-grow. Amen? Amen. Andiyan pa ba kayo? So makinig tayong maigi, mga kapatid. Marami ngayon, a lot of churches today, they like to tickle the ears of their people. Who's sitting over here? Sino nandito? Blanco dito. Wala, nag-prayer time ba yung nandito? Ha? Okay, we need somebody to sit over here, please, and then occupy this right here, if you could. That would be great. Okay? I'd like to preach with somebody there when I'm talking. Para sa ganon, hindi siya empty sa harap. Alright? Na makinig kayo maigi. Maraming mga mananampalataya na kailangan himasimasin mo lagi para lang kumilos. Hindi dapat tayo ganyan. Sa umpisa, pwede pa yon. Pero kung 10 years, ganyan ka pa rin, may problema na tayo. Okay? Alam nyo kung bakit maraming mga pag-aaway sa churches. There's a lot of, anong tawag nun? There's a lot of fighting in churches. There's splits. Di ba? Dito sa ano, di ko alam kung bakit dito sa Baguio. They understand that most of the churches being started here nanggaling sa split. Ha? Ito hindi ito nanggaling sa split. Salamat na lang sa Panginoon. Okay? We didn't start because of a split, but a lot of churches, ano yan? Nanggaling yan sa pag-aaway, hindi magkasundo. Kaya, yan ang nangyayari. Bakit? Anong problema niyan? Hindi mature ang mga mananampalataya. Kaya makita mo, kahit na sila man ay maki-split sa isang church, tapos pupunta sila, mag-i-start sila ng sariling church nila, sooner or later, mag-i-split din sila. Okay? Why? Because there's no maturity in that. So I'm asking you today, mga members ng Lighthouse Bible Baptist Church, as we grow in numbers, nakikita nyo naman kung paano lumalago ang ating numbers dito sa ating church. Pero sana, hindi lang tayo hanggang numbers, mga kapatid. Dapat sa ating pananampalataya din. Because makinig kayong maigi, this world is not getting any better. It's gonna get worse according to the Word of God. And the Bible said, some will depart from the faith. And I'm gonna tell you why they departed from the faith. Because they never really grow in the faith. Kaya napaka-importante ngayon, mga kapatid. First of all, I want you to see yourself. Tignan mo, talaga bang nandiyan ka sa pananampalataya? Are you really saved today? Did you really trust Jesus Christ to be your Savior? If you die today, are you 100% sure that you will be going to heaven when you die? Are you really sure of your salvation this afternoon? Makinig ka maigi. Makita nyo, lalo na ngayon, nalinilista nila yung namamatay araw-araw sa COVID. You know? I mean, every day someone's dying, you know? Someone's dying every day. Bas nakikita mo ngayon. Tapos, alam niyo kung bakit marami nagkakaroon ng anxiety and panic attacks today? It's because they're seeing, you know, nakikita nila lagi ang mga namamatay, tapos nagtatanong katuloy, ako na kaya susunod? Andiyan ba kayo?
Minsan, tinanong ko rin yung sarili ko dyan, eh. Kaya sabi, ano kaya akong susunod? Pero salamat, mga kapatid, dahil kung ako man ang sumunod ngayon, I know for sure na pag ako'y namatay, sa langit ako pupunta, not because I'm a preacher, not because I try to do good works, not because I read my Bible, I'm going to heaven when I die, because one day in my life, I was in that faith and I trusted Jesus Christ to be my Savior and He saved my soul. A lot of people today still have no assurance of their salvation. Kaya nga kung ngayon pa lang, mga kapatid, nagdududa ka sa iyong kaligtasan, maligtas ka na ngayon. Naintindihan niyo ba? Like I told you, we need our faith to mature. The Bible even tells us here, tignan niyo dito mga kapatid, and look kung paano yung growth natin in verse 4, but let patience have her perfect work. Look at the Bible tells us that ye may be perfect and entire, wanting nothing. That word perfect there, mga kapatid, it's complete. That word perfect there means blessed. That word perfect there meaning ikaw ay mature sa iyong pananampalataya. Alam nyo, mga kapatid, kung hindi tayo mag-mature sa ating pananampalataya, you will not be in this church for a long time. You got to learn to grow spiritually. Yung iba, mga kapatid, natitisod sila sapagkat hindi sila napansin. Anong klaseng ano yan, pananampalataya? Akala nila, you're against somebody dahil hindi mo lang sila napansin. Well, you don't know kung bakit hindi ka napansin. Baka hindi ka lang nakita. Kaya dapat hindi ganyan ang ating ugali, mga kapatid. Okay, naintindihan nyo ba? Sure, we'll try to do everything we can para pansinin natin ang bawat isa. Pero hindi lahat mapapansin mo. Kaya lalo na itong church na ito, na ganito ang paglago ng ating church and it's getting bigger. And some of you here today, I don't even know your faces. I really don't know how you look like. All I know is your eyes. That's all I know. So when I see you on the street or sa mall, o magkita man tayo, sasabihin nyo, hi, pastor. You know, I'm just gonna say, oh, hello. And I don't even know your name. Member ka na pala ng church. Noompa, kaya lang, di ko lang nakita pagmumukha mo. Naintindihan nyo ba? Lalo na kayong mga bago dito. You know, a lot of you, I don't know how you look like. I wish I don't know how Aga looks like. Okay? Pero hindi ko talaga alam kung anong itsura ninyo. Gandito lang nakikita ko. Alright, but you know what? You need to grow in the Lord. Naintindihan nyo? Para sa ganun, mga kapatid, hindi tayo magiging, you know, hindi tayo matitisurin. You with me? Got to learn to be stronger because God blesses you if your faith begin to mature. And you know, na hindi konting bagay lang, na-o-offend ka. Konting problema lang, na-o-offend ka. Konting pagsubok lang, na-o-offend ka. And listen, makinig kang maigi. Look, if you learn to mature in your faith, you understand that you won't have anxiety, you won't have depression, you won't have, hindi ka magkakaroon ng panic attacks. Why? Because your faith is so strong in the Lord. And problems does not wave you. Amen. Hindi ka hinihipan ng anong problema. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Okay? Now I hope that you'll be able to take all the pressures in life. Life has a lot of pressure. Pastor, kailan mawawala yung pressure sa ating buhay? Pagka dumating ng Panginoong Jesus, wala na. O kaya pagka ikaw ay napunta na sa langit, kung gusto mo, mauna ka na. Tignan mo ha, maraming ayaw. Nagtatanong kung kailan matatapos ang problema, pero ayaw naman pumunta ka agad sa langit. Sino sa inyo dito gustong pumunta na sa langit? Taas kamay. Ako gusto ko na, pero gusto ko sa rapture. Amen? O, pero sa inyo dito gustong pumunta sa langit, na kayo ay mamamatay mamaya. Taas kamay. O, kita nyo, ayaw nyo? Okay? Walang gustong mamatay dito. But you know what? Kung hindi darating ang Panginoon, kung hindi tayo kukunin in a way of rapture sa time natin na ito, we're gonna die. That's what the Bible says. Dahil yan ang kabayaran ng kasalanan. Eh, pastor, pinatawad na ako eh. Pinatawad ka sa impyerno, mga kapatid. Pero yung kabayaran ng kasalanan sa mundong ito, which is your body gets corrupt, meaning your body deteriorate, tatanda ka, kahit na akala mo 80 years old ka na, kahit na akala mo ikaw ay teenager pa rin, you know, 80 years old ka, so bubuhat ka ng ano, semento, makita mo, hindi na. Amen. Oh, tama ba, tatay? Yes.
Ito, kala niya, teenager pa lang eh, may fiancé, bubuhat-buhat ng simento, ayan, nagka-problema dito sa kamay. Eh bakit? You know, kala niya, teenager siya pa rin siya eh. Kala niya, malakas pa siya eh. Nasa utak, malakas, pero yung katawan, mahina. Kasi ganyan ang nangyayari pagka ang ating katawan na ito, tatanda talaga yan kahit na anong gawin mo dyan. Kahit magpaturok ka ng stem cell, kahit na magpabinat ka, yung iba nga nagpabinat, parang ano na eh, naka-smile na lang lagi eh. Kahit na, hindi, actually, hindi smile yung itsura eh. Yung itsura, parang natatay lagi eh. Nakakita na ba kayo nagpabinat na nakaganyan lang? Galit na galit, tapos nakaganyan? Ano ba, tumatay ka ba? Are you still there, folks? You know, you can do whatever you want. You can have all the money and try to buy all those medicines. But money is not gonna, hindi bibilihin ang buhay niyan. There's, money will never buy, makinig kayong maigi, one day of your life, 1 minute of your life, money will never buy that. Kahit ikaw pa may-ari ng SM. Tama ba? Yes, amen. Oh, kahit ano pa ang position mo dito, you're going to die. Pero ang tanong natin, are you really sure you're going to heaven though? Now we start from that. You say, Pastor, tumanggap na ako sa Panginoon. Ngayon, mga kabatid, if any man be in Christ, he is now a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Now it's the beginning of your spiritual growth. You cannot grow spiritually unless you are saved. Tama? Yes, paano ka mag-grow sa pananampalataya mo eh, wala ka pa sa pananampalataya? So, kailangan, mga kapatid, magkaroon ka muna ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostle, ay sabi ni James dito, mga kapatid, sabi ni James, sabi niya, Pastor, Pastor James, he said, you know what? My brethren, he said, my brethren. What is he talking about? He's talking about the saved people. He's talking about people who trusted Jesus Christ to be their Savior. Okay? Andiyan pa kayo? Alam nyo, kahit kailan, hindi ako magsasawa na mag-preach patungkol sa kaligtasan. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Dahil marami pa rin. Do you think na ikaw ay ligtas? Kaya makita mo, walang changes sa buhay mo. You know, yung una, gustong-gusto mo lang dito dahil something new. Pero biglang nawawala rin. Para lang tumbleweed that they come up. And then pag nandyan na yung ano, pleasures of life, nandyan na yung init ng araw, you know, yung init ng problema, it's right there. And guess what happened? You dry down and then, pag nakakita kayo ng tumbleweed in the desert, you will see yung dating napakaganda, biglang nag-brown na lang yan and then, wala nang direksyon yan kung saan na yung hangin, doon na siya. You with me? Amen. Well, our faith should not be like that. Dapat, lalo pa tayo na mag-mature. Amen? Now, let me give you several things here. What are the maturity producers found in the Bible? What produces maturity? Number one, you need to maintain praise. Maintain praise. Look what the Bible says in verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse what? Temptation. That word temptation there, it means testing, means trials. Hindi yan yung temptation na when we talk about, you know, sa lust, but this temptation here, yung pagkakagamit dito, it means testings. It means problems. So the number one principle, when you have problems and heartache, you're being under, ikaw ay na-persecute, ikaw ay sinasabihan ng magulang, ng kapatid, or whoever, pinagtatawanan ka, and you cannot take that pressure, you listen to me. Well, you know what the Bible tells us? You're supposed to count it all joy. Supposed to praise God anyway. That is the number one thing na dapat mong gawin, mga kapatid, pag ikaw ay nagkakaroon ng heartaches and temptations in life. You need to learn to be, you need to learn to always praise God. You got that? Always praise God. You always need to run praise. That's why you gotta maintain it. Alam nyo, pag ikaw nagkaroon ng problema, huwag ka magko-complain sa Facebook. Huwag ka magko-complain kahit kanino. Don't call somebody so you can complain. You know what you need to do first before you complain? And let's see if it happens. You need to get alone with God and thank God for His goodness.
Tapos magpasalamat ka sa Panginoon hanggang mawala yung sakit sa sakit ng damdamin mo. Magpasalamat ka sa Panginoon all the way through. Tignan mo kung makakapag-complain ka pa. Wala nang complain yan. That's why God always tells us to rejoice in the Lord. Always. And again, I say rejoice. Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Gaya sinabi ng Panginoon, we need to learn to rejoice in the Lord. Got to keep maintaining praise. That's where we run. When we have problems, look, instead of running to our best friend and complaining and crying before them, why don't you try this? Why don't you get alone somewhere and say, Dear God, I thank you because you are a great God. Dear God, I thank you because you're the Almighty God. God, I thank you because, boy, you're the all-powerful God. God, I thank you because I can still breathe. Dear God, I thank you because I can still see. Dear God, I thank you that I have food to eat. Put that list all the way down. Count your blessings and name them one by one and see what the Lord will do in your life. You see, my dear friend, when we maintain praise, guess what's going to happen? Tignan natin, mga kabatid, kung anong mangyayari when we keep on praising God. When we maintain praise, first of all, it produces patience. Look at verse number 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh, ano nakalagay? Patience. Did you see that, mga kabatid? Amen? Alam nyo kung ano yung patient dyan? Patient is the ability to continue in spite of the problem and you're continuing joyfully. Yan ang ibig sabihin ng patient dyan. Patient there is not just sitting down, waiting, and you know, no complaint at all, but you know the word patient there, mga kabatid? Alam nyo kung ano yan? It's joyful continuance in spite of all the problems, in spite of all the heartache, in spite of all those testings in life, masigla ka pa rin sa paglilingkod ng Panginoon. Okay? May lakas ka pa rin. Naintindihan nyo ba ako? Ba't hindi pa rin yung pagpapatuloy mo sa Diyos? Regardless of what's going on in life today. But that's what maturity, that's kung gusto mong mag-mature, mga kabatid, maturity producers, what is that? You got to learn to maintain praise. Because when you maintain praise, it produces patience. Amen? Amen. Pero pag complain ka ng complain, it produces disappointments and produces distress. And after that, it will produce depression. Walang patience. Kaya instead na mag-complain ka, pasalamat ka na lang sa Diyos. Amen? Not only that, but look what happened over here. Listen carefully here. Not only that, when you maintain praise, not only that it produces patience, but look at the next one. It also paces perfectness. Look at the Bible says in verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire. Anong nakalagay? Wanting nothing. You understand? You know, pagka ikaw ay laging nagpupuri sa Panginoon, it then produces patience in your life, and then it paces that perfectness, yung completeness. Makita ninyo kung paano lumalago yung pananampalataya mo by paces. You understand? Yung iba, that's the reason why. Lagi kong sinasabi na sa inyo, just because you got baptized doesn't mean you can sing in the choir right away. That's why you allow people to sing in the choir, nakabago-bago. Nakita ko na yan eh. Tapos makita mo, hindi naman nagbabago ang buhay. Lumalaki pa ang kanilang mga ulo. They wanna do whatever they wanna do. They think they can live the way they want to live their life. No, that's not going to happen here, my dear friend. We're going to look at the way you're going to have spiritual growth. And if you want your growth to be spiritual, you'll see yung paces ng paglago mo, yung paces, mga kapatid, ng perfectness, or yung pananampalataya mo, kung paano yan lumalago. You've got to learn to maintain praise when you're having problems. Hindi ka nagpupunta sa inuman. Naintindihan niyo ba yun? There's that growth. Not only that, but look at ito pa, mga kapatid. When you maintain praise, not only that it produces patience, but it also paces perfectness. Letter C, it also pacify pleasure.
What did you mean, Pastor? Look at verse number 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect. And look at the next one. Entire, wanting, nothing. What does it mean? There's that great satisfaction. Naintindihan niyo yan, mga kapatid? There's that satisfaction in your life, and praise produces satisfaction. It gives you satisfaction because it will remind you of the greatness and the power of God. That's why you need to learn to maintain praise. Amen. Oh, bakit kayo tulog? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Sigurado kayo? Ha? Hindi niyo yata ako naintindihan eh. You listening, folks? Amen. Pacifies that pleasure. You mean, it means that nagkakaroon ka ng satisfaction dyan sa buhay. Kahit na anong mangyari, that life is satisfied. Whatever your situation in life, you'll be satisfied. Are you with me? Amen. And I don't want, I mean, if God will give me some more, fine. But if He doesn't, I'm still fine. And you know, material things does not make me happy. What makes me happy is my relationship with God. Material things will always come and go. They will always fade. But my relationship with God, and if I stay stronger with my relationship with God, kung mas malakas ang aking pananampalataya sa aking Panginoon, guess what? Alam niyo ba ang pinangako ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. God's love never fades. Kaya ngayon, mga kabatid, yung awitin na yun, complete in thee. Amen? Amen. Alright? So, what produces maturity? Okay, ano itong mga mature producers? Number one, you need to learn to maintain praise. Number two, you need to learn to master prayer. Oh, look at verse number ano. Tignan nyo muna ito, mga kabatid. When you master prayer, guess what happened? Okay? Prayer delivers wisdom. Look at verse number 5. If any of you lack wisdom, what happened? Let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be what? Given him. Do you understand, mga kapatid, yung James 1:5 na yan? You'll need to learn to start mastering prayer, because listen, prayer will always give you that wisdom. Amen. You pray before you ever go through it. Problems in life, and keep asking God for wisdom. Diba? Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Naintindihan niyo ba yon? God will give you wisdom on what to do and how you respond. And sometimes when we respond in heartache and problems na darating sa ating buhay, or even yung mga temptation, listen, those temptations, those lustful temptation, tayo idadaan dyan. And it will come, and if we do not have that wisdom, how to escape it, and we don't have that wisdom, mga kapatid, how to handle our problems well. You listen, that's the reason why there's a lot of regrets. Kaya dapat i-master natin ang panalangin. Diyan ka mag-masters. Amen? Because it will always deliver its wisdom. Not only that, but it also, do you know what prayer does? Prayer also dismisses wavering. Look at verse number 6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Look at verse number 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Verse 10, but the rich in the same made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. Verse 11, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass. The flower therefore falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Kita ninyo? But when you pray, it dismisses wavering. Alam nyo, pag ikaw nagkakaroon ng doubt, panalangin ka nga. Do you know if you're doubting God right now, if God is going to provide for you, why don't you pray? And just don't pray and say, Lord, help me. Pray until the peace of God
that passeth all understanding. Mararamdaman mo dyan sa puso mo. It happens. It will happen. But sometimes it would take you a while to pray though. Sometimes it helped. Minsan, 5 minutes lang. I could feel it now. But sometimes it would take hours. There's time na talagang all-night prayer. I mean, all I did is just get on my face and pray and beg and ask God. Are you still there with me? Pero kailangan, mga kapatid, you need to learn a master prayer. That's the reason why a lot of people here today, nawalaan lang ng ganito. Here you are, you're wavering, you're doubting, you don't know if you're in the right church, you don't even know if God is real. You want to know why? Because you have not prayed. Oh, in God's dear name, start praying today. Amen, mga kapatid? Gusto niyong mabago ang mga buhay ninyo? Manalangin ka lagi. Diyan pa ba kayo? Manalangin ka lagi. Because when you master prayer, it delivers wisdom. Not only that, mga kapatid, but it dismisses wavering. Are you with me? Andiyan pa kayo, mga kapatid? Number 3. And last. Bilisan na. Ha? Manage perseverance. So, what makes us grow? What is maturity? What maturity producers? Ano ba ang nagproproduce ng maturity natin? Maintain praise. When you have a problem, go back to praise. You with me? Magpuri ka lagi sa Panginoon. Because praise produces patience, it paces perfectness, it pacifies pleasure. And then of course, you got a master prayer. Makita ninyo pati yung model prayer, ang yung model prayer, mga kapatid, yung Our Father, when God said, when the disciples said, Lord, teach us to pray, and He gives us a model. Do you know the model, kung ano yung model muna bago ka humingi ng Panginoon ng mga bagay-bagay? Hallowed be thy name muna. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin nun, magpuri ka muna sa Panginoon. Okay? Because I promise you, mga kapatid, you'll be satisfied when you learn to praise God. Niwanan ka man ng lahat because you're there praising God anyhow. It doesn't matter kung sino man ang mang-iwan sa'yo. That's okay. God's still good to me regardless. And by the way, you will always be able to handle heartache and problems over and over and over again. Why? Because you are so satisfied in the Lord. And how can you be satisfied in the Lord? You need to learn to maintain praise. Yun ang takbuhan mo. Para hindi ka nadidepress. Naintindihan nyo ba? Dahil pag ang takbuhan mo ay complain o galit, kaya nagkakaroon ka ng depression. Lago kang nadidisappoint, lagi kang nadidiscourage. Eh bakit? Hindi ka nagpupuri. Kaya dapat matuto ka na lagi kang nagpupuri. Are you listening? And then of course, you master prayer. You gotta learn to master prayer. Prayer is asking. Pagkatapos mong magpuri, yan, panalangin na. Begin to ask God, Lord, you need to help me today. I need wisdom. Yan, number one na kailangan natin sa ating buhay is wisdom. More than money, we need wisdom. More than power, we need wisdom. Sabi ng Bible yun eh. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Amen? With all thy getting, get understanding. God tells us, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Okay, hindi ito, mga kapatid, patungkol sa pag-aaral mo. Patungkol ito sa buhay. Kung gusto mong pumasa sa pag-aaral mo, mga kapatid, di mag-aaral ka na maayos. Yung iba, hindi nag-aaral na maayos eh. Tapos, pagkadating mo doon sa test, you ask for wisdom. Tapos, mga kapatid, you know, tapos na yung test mo. Nandito ka sa prayer meeting. O, ipag-prayo natin na sana makapasaho ako doon sa aking exam. Tanong, tinake mo na ba? Opo, tinake ko na. Hindi na mababago yun kung hindi ka nakapasa. Anong gusto mo? Babaguhin ng Panginoon yung sagot para ikaw ay pasado? That's not the way the Lord works. Amen? That wisdom that we need here today is how we handle pressures in life. How do you handle failure? What happened if you fail? What happened pagka ikaw ay nagkaroon ng malaking problema sa buhay mo? What happened if you got disappointed? Andiyan pa ba kayo? Sigurado? Amen. Nasaan na dito yung
nag-aaral ng ano, getting ready to take a bar exam. Nasaan na? Andito ba? Ayun. Ano pangalan mo? Si Ezel, she's about to take a bar exam. I hope you don't fail. I hope you become a lawyer. Okay? Amen? Maybe one day you'll be the mayor. I don't know. But I hope you become a mayor. I was watching a clip the other day. Palabas to eh. It's a show. In the beginning of the show, pinakita nila actually yung mga tunay ng mga nakapasa. You probably know this show if I tell you, and I don't know the title of it, but I was just reading from the very beginning, mga kapatid, nakita kong ganyan, and they were putting yung mga nakapasa sa bar exam. And that was actually a real one. But actually, sa pelikula siya, pero sa umpisa, mga yung pinapakitang pangalan, mga nakapasa. Kasi nakita ko doon yung pangalan ng ano, yung anak ni Pastor Benny, nakalagay nga doon, Priscilla Abante, whatever her name is, nakita ko doon sa ano na yun. Ba, ginamit nila yung tunay na ano ah. Tapos yung isa, mga kapatid, meron siyang girlfriend, yung girlfriend niya, pareho silang nag-take ng bar exam, nakapasa yung girlfriend niya, siya hindi. And he was all disappointed sa kanyang buhay. Naintindihan niyo ba? Nakikinig ba kayo? Oh. So what happened? Paano kung di ka nakapasa? Anong gagawin mo? Padidepress ka? Hindi dapat. Tuloy-tuloy ulit. Hanggang makapasa ka. Amen? Naintindihan niyo ba? I remember, I was in probation school. And let me tell you a secret here. I finished Bible school. You know, I got all my degree in college. Pero nung high school, talagang, you know, I was a little bit crazy in high school. In 9th grade, 10th grade, I did very well. Ang mataas yung grade ko, nasa A's. Tsaka, you know, there's one B, pero lahat mataas. Yung B ko, science. Ayoko yung science eh. All right, I love math. Lahat yan. Kaya lang, nung nagloko ako, mga kapatid, wala na akong pakialam sa school. Pambihira lahat ng grade ko, fantastic. Di ba? Amen? Kung si Aga yun, fasado. Tsaka si Sam, fasado. Lahat ng grade ko, kaya absent ko, 30. Tuloy-tuloy, 30 days. Absent. Pero may absent mo, 30. 30 days. Okay? Naintindihan niyo ba? I still there? Sabi kong bihira to ah. Ibang klase to. But listen, you know, I had to take my GED. GED is kind of like IELTS. Pero yung GED, you can take it. Hindi by schedule. You can go to a school and you take it. Well, I took the first. Tinignan ko muna. No, nobody. Hey, dito muna kayo. Wala muna. Ha? Brother Erwin, stay put right now. Look at me here. I'm almost done here. Makinig kayong maigi dito. Look. So I was almost done. Sabi ko, you know, I gotta do this. Kailangan makapasa ako so I can go to college. Una, mga kapatid, you listen very carefully. If you come to this church, you stay in here until we're done. You do not bother our workers para buksan sa inyong mga gate. You stay here. Naintindihan niyo ba? Okay? That's just the way it is here. Look, don't bother us anymore. Sabi ko sarili ko, dahil sa loko-loko kong ganyan, nung I got my life together, went to take my GED. Kasi ano yan eh, mga subject, kailangan maipasa mo lahat. Maganda doon, mga kapatid, pagka napasa mo yung subject na yun, you don't need to take it again. Math, pasa ko kaagad. English, pasa ko kaagad. History, napasa ko kaagad. Diyan pa ba kayo? Hindi ko maipasa yung science. And whatever, it's related to it. Hindi ko maipasa. So pinasa, inain akong ganyan, bagsak, pambira, hindi ko makuha yung certificate ko. Nagpunta ako sa isang school ulit. I took it again. Bagsak na naman. Oh, bless God. Ngayong pangatlong beses na memorize ko na yung sagot.
Punta ako sa Encino, nag-test ako doon. Kasi you cannot test in the same place, but you can go somewhere else in a different county and take it. Yun ang kagandahan doon. My third time, I took it, I passed. I got my high school diploma, so I went to college. Naintindihan niyo ba yun? Pero pagka ikaw ay hindi mag-mature sa pananampalataya mo, when failure happen, you're gonna live in that failure. You never take failure and live in that failure. You take that failure as a stepping stone. Amen. You listening? Nag-test ako ng driving sa bus. Bihira. Ito, George, I can testify. Sa bus. Nung una, kasi daming number yung sa brake, PSI, and all of that. Bihira, magsak ako. 74. Eh, dapat 75 yun. Punta ako sa ibang DMV. Naintindihan niyo ba? Pambihira naman yan, 74 pa. 73 ngayon, bumagsak ng dalawa. Ito lang yato ah. Punta ako sa isa. Pagpunta ko sa isa, 99. Bakit? Na-memorize ko na yung sagot. Kailangan pinag-aralan ko na. Naintindihan nyo? I've lived here for a long time. Pagpunta ko sa Amerika, I needed to renew my license dahil kailangan kong mag-drive-drive doon ulit. Sabi ng Mama Emma, sigurado ka ba makakapasa ka dito sa Indiana? I said, ah, maybe, maybe not. I don't know. Nag-aral ka ba? Ah, nagbasa, ganun. Tapos sabi niya sa akin ganyan, sige nga, subukan mo nga. Punta ako doon sa DMV. Pagdating ko doon sa BMV, the Bureau of Motor Vehicle, pagdating ko doon, pambira 69 para ma-renew ko. Naintindihan niyo? Ha? 1 week later, sabi ko, papasa ko to, nag-jogging ako. Eh, computerized na ngayon eh. Kasi pagka ikaw, ang dami ng bagsak, hindi na ipapatuloy sa'yo. Gaganon na lang. Ganun ba nangyari sa'yo? Okay. Mga kapatid, nalampasan ko na yung 75. Ba tuloy-tuloy? Natapos ko yung aking exam. Biruhin mo yun. Isa lang ang mali ko. But you know what I'm trying to tell you? You learn to persevere. You understand? And just keep moving forward. That's what I'm telling you about managing perseverance. You don't use the failure in life for you to quit. You use everything na natutunan mo when you mess. Ay, yung iba kasi masyadong ma-pride eh. Pagka yan, bumagsak na, na-de-depress na. Just keep going and keep trying. Amen, mga kapatid? Because you listen to me, when you manage perseverance, you continue to move on. And sometimes, yes, it's difficult, but you move forward anyway. Yeah. Yung yung sinasabi ko sa inyo, katulad yung pagbabike. Napakahirap magbike. Hindi nyo ba pupo na, nagbibideo ako, hingal na hingal ako? Paakyat kami noon, mga kapatid, pagka naghihingal ako. Mabagal lang ang takbo ko, pero itong sigurado ko sa inyo, makakaakyat ako. You got it? You imagine climbing a 30 kilometer sa Camp 1 all the way dito? Napudpud nga yung ano ko eh. Yung pantalon kong ganyan na ginamit ko, napudpud. Mayroon na palang butas sa ano. Sa... Bila kaya pala ang susunod na napupudpurin yung likod ko na rin? But it's hard. It's difficult. You go up, talagang ano, pahirap ng pahirap. The more you go up in Cannon Road, I promise you, pahirap ng pahirap. Right before the border of Camp 6, Camp ano, di ba doon yung kami drin up of Kapon? We climbed that. Tanto nga ako kay Malakay dahil nakayanan niya eh, kahit 10 years old pa lang siya eh. He was able to climb eh, talagang nakapagpahinga, ganyan. But you know what, you'll never ever to climb it until you learn perseverance. You understand? You need to learn to manage perseverance. Sometimes it's difficult. Sometimes pati yung pride mo tatamaan. But you take all of those as a stepping stone. You keep going anyway. Amen. Alam mo kung bakit? Because when you do that, there is completeness.
Ano tingnan niyo ang verse? Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Do you see that? Pero una sa lahat, that word blessed meaning complete. There's that full satisfaction when you get up in the mountain. Bilay mo, pagtaas mo na doon, nandun ka na. Wala nang problema. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? There's no more problem. There's no more heart. I mean, you got up there. What a joy to get up there na napaka-tarik. Pero nandun ka sa taas. Do you know the feeling of it is, man, I'm complete. I did it. Mabagal na lang, but I did it. I'm not as fast as the professionals to climb it, but bless God, I climbed it. Amen? It took us 4 hours to climb from Camp 1 all the way up. It took us 4 hours, you know, na nagbabike. Mas madali pa nga maglakad eh. But it took us 4 hours just to climb na talaga ang sakit lahat. Lalo na yung dito, sa puwet, ang talaga ang sakit. You know, but you got to learn to persevere once you get up there. Boy, you feel that blessing, that blessed, that completeness. Not only that, but there's also a crown. Tignan nyo yung sumunod. When you endure, you shall receive the crown of life. When you manage perseverance, it brings completeness, tapos merong crown of life. You understand? There is that crown. You got it, folks? Andiyan pa ba kayo? That is life. That is a wonderful life when there is that reward. You'll be able to achieve it if you keep moving forward. But if you quit, you'll never learn to achieve it. Kaya makita mo, karamihan ng buhay pa ikot-ikot lang. Paikot-ikot. Minsan nasa top, minsan nasa baba, top, sa baba. Walang ganyan. There's no direction. But you keep moving forward and you will see one of these days, itong higit sa lahat, when you get to heaven, there is that crown of life. There is that well done, thou good and faithful servant. There is that enter thou into the joy of the Lord. Amen? So today, you listen carefully, you learn to manage perseverance because it brings completeness and also it brings crown. It's up to you today kung magmamature ka. You listening? Boy, I'm telling you right now, honestly, I'm going to tell you, there's still a lot of problem in life, but I really love my life today because my life is in Christ. You know, when you lose your life, you will find it. And my dear friend, that is the blessed of it. Kaya dapat matuto ka, ha? Na i-manage mo ang perseverance. Naintindihan niyo ba?